Hi guys, this is me, Ludes Almoite, and welcome back sa aking page. Kung mapapansin nyo, may mga naka-display tayong mga Janoski dito. At syempre, yan ang dahilan kung bakit tayo mag-unbox ngayon ng Janoski OG Plus 2024. Mainit-init pa, buksan na natin tong Janoski Venom 2024. Ano nga bang pinagkaiba niya versus sa 2009? Tagal bago ulit nag-release. Yun yung kagandahan dito sa Janoski, kaya minsan ang taas ng value ng mga Janoski, lalong-lalo na yung mga magagandang colorway. So kahit minsan medyo 8 out of 10 na yung condition, kinukuha pa talaga namin to dahil nga minsan lang siya mag-release at napakatagal bago ito mag-restock. Ito, simulan na natin, unbox natin. Ang isa sa pinaka nagustuhan ko dito sa OG Plus Venom is itong box niya dahil violet na siya. Unlike before, I'm not sure ha, kung ganitong colorway siya, and this time color violet na siya. Buksan na natin. Inside the box, okay, may extra insole lang naman siya. So ito, itong insole na to ginagamit kung gagamitin mo siya for daily or sanay kang nakamedyas. And then, yung nakalagay naman dito sa stock ng sapatos is yung cork design. Huhugutin ko ah. So sa 2024 Venom, may dalawang insole. Pwede ka gumamit ng pangmedyas and pwede ka gumamit ng cork kung hindi ka sanay magmedyas, kung lagi ka lang nakapaat. Yun yung kagandahan sa 2024 dahil may option ka, 'di ba? Kasi yung usual mga dating Janoski, isa lang ang insole na kasama and no choice ka kung gusto mong magmedyas or wala. Dito sa Janoski 2024 natin, may dalawang option ka. So yun yung kagandahan dito. And ang ganda ng cork kasi eto, magkakabong ka lang ng insole na ganito kapag bumili ka dati ng Janoski na cork din syempre yung colorway. Ngayon, kasama na siya dito sa box ng Venom. Okay? Isa pa sa napansin namin dito sa Venom is dalawa ang kanyang lace. May option ka. Pwede mong gamitin tong leather lace or itong round lace. So usually ako ginagamit ko talaga yung round kasi ito yung pinakamadaling bagayan kapag nagsusuot ako ng casual na outfit ko. So pwede siya sa short, pwede siya kapag magsisimba ka, di ba? So usually lagi yung ginagamit. And medyo mahirap kasi bagayan tong leather kaya ang ginagawa ko dito minsan sa leather, itinatabi ko na lang siya. So meron na tayong insole, meron tayong lace. Kung mapapansin nyo guys, itong ilalim, ayan o, sa ilalim, may logo na siya, may logo ng Nike dito. Ayan, dahil sa mga old version ng Janoski, kung mapapansin nyo, ayan, kahit tignan nyo lahat tong ano ko, Janoski ko ng mga old version, walang logo dyan ng Nike. Yun ang pinagkaiba niya siguro dun sa 2009. Okay? Ayan, no? Wala din. Wala. Sa floral ko, wala. Check natin tong cork. Ayan, wala din. So, tingin ko lahat ng old version ng Janoski, wala siyang logo sa ilalim. Eto. Isa din sa mga napansin ko is itong thick collar niya sa likod. So, kung mapapansin nyo, may extra cushion na siya. Okay? Mas malambot siya compared sa old version ng mga Janoski dahil yung mga old version kasi, medyo manipis yung likod. Eto ditong part na to. Ayan, heel part. Kung mapapansin nyo, sa heel part ng old version, medyo manipis siya. Kaya, usually, nagkakapaltas yung mga sumusuot ng old version. Kaya, kami, minsan, naglalagay kami ng band-aid kapag nagsusuot kami ng Janoski. Kasi, syempre, pag nagsusuot ka ng foot socks, dito lang naman ang makakover dun. And, minsan, natatanggal siya. Kaya, kailangan mo mag-band-aid. Dito sa Venom 2024 natin, tingin ko hindi mo na kailangan dahil sobrang lambot na ng likod niya. Ayan, isa din to sa mga nabago sa Venom 2024 versus Venom 2009. Ayan. So may pang daily na ulit tayo. Kasi, kaya ako to na ilabas ngayon dahil nga may unbox tayong Janoski na Venom 2024 at isa ito sa mga sikat na colorway before. Kasi black and white, di ba? Siyempre, madaling bagayan. And then, usually, yung mga skater, lagi ito yung ginagamit, black and white lang. Ito kasi yung lagi kong pinang-daily nung college pa ako. Kung mapapansin nyo, itong Janoski ko dito, ang color nito is khaki. Third year college ako, first time ko magkaroon ng sapatos na galing sa pera ko. Ayan, third year college. Ang una kong binili is Janoski. Hindi ko pa kaya bumili ng brand new, kaya second hand lang yung nabili ko nung khaki na yun. So, medyo gamit na siya, pero
para sa akin kasi pag naka-Janoski ka nung time na yun, parang ang sarap sa feeling na ilakad yung Janoski dito sa Palawan nun. Kaya tuwan-tuwa ako nung nagkaroon ako ng Janoski. So nabili ko siya around 4,000 to 4,500 kasi nga medyo mahal pa ang Janoski nung time na yun. And tuwan-tuwa ako nung kasi sariling pera ko yun, inipong ko. And then okay lang kahit second hand. Ang mahalaga doon is pinaghirapan ko yung pera na yun para mabili yung Janoski na to. So kaya hanggang ngayon andito to siya. Pina-custom ko na siya ng Galaxy. And then dinidisplay ko na lang siya sa gaming room ko dahil nga ito talaga yung pinakaunang sneaker na nabili ko sa sarili kong pera kaya napamahal na to sa akin. Nung time na binibili to sa akin kasi nga naka-customize, hindi ko siya binebenta kasi nga ito na lang yung ano, remembrance sa akin nung time na bago ako nag-switch sa J1 Dunk Low. Ayan, 'di ba? Ito yung pinaka-paborito kong sneaker noon. And this time, nakaluwag-luwag, bumili ulit tayo ng mga iilang pairs. Siyempre, mga used lang naman yung mga binibili ko kasi pag bumili ka ng Janoski na brand new, sobrang taas na ng value niyan. Katulad na lang ng Tiffany. Ito kasi Tiffany version 2 dahil ngayon version 1, ang hirap na maghanap ng size 9. Kaya version 2 na lang yung nabili ko and ito lang yung medyo swak din sa budget ko nung time na yun. Kasi nga ipapang daily ko lang naman. And kung mapapansin nyo sa mga vlog or sa mga pictures ko, lagi ko itong suot. Ito din yung natanong sa akin nung time na tinanong sa akin ng waiter. Sabi niya, siya ba yung owner nung tindahan ng mga sapatos? Question niya yung sapatos ko kasi nga nung time na nakita niya yung sapatos ko, ito yung gamit ko. Sabi niya, bakit ganito daw yung sapatos ko? Kapag sneakerhead ka, hindi mo talaga alam kung bakit namin lagi ginagamit yung mga ganitong sapatos. Kapag ano ka talaga, collector ka, dun mo lang ma-appreciate yung sapatos. Medyo natawa ako nung pagsabi nung, ari siya, di ba nung bentahan ng sapatos, bakit ganun luma na yung sapatos niya, yun yung ginagamit niya. So, yun lang, na-share ko lang naman. And then, syempre, meron tayo ditong cork, and then yung floral. Hindi ko sure kung jade green ba to. Kalimutan ko na rin yung colorway. Basta, ngayon ko na lang siya nailabas ngayon dahil nga sa unboxing ng Janoski. And then, sa mga gustong umorder ng Janoski Venom OG Plus, kung tawagin, 2024, pwede kayo mag-PM sa aming page. Mababa lang sana to nung unang release. I think first week ng pre-order. Pero this time, pumapalo na ata siya ng 7,000 to 8,500 dun sa mga ibang reseller ha. Not sure kasi depende minsan sa supplier. Kaya tinatanong namin kung anong size, tapos kung kailan mo kailangan. Minsan nagmamatter sa amin yung date and size. Baka minsan nagtataka kayo bakit paiba-iba yung presyo ni Luz. Kasi minsan iba-iba din po yung supplier na kinukuha namin. Kung saan merong supplier yung size and time na kailangan mo yung sapatos, so doon kami kukuha. Kaya minsan medyo mababa, may masaktuhan nyo na medyo mababa. Minsan naman mas mataas ng kaunti dun sa una kong offer kasi nga madami tayong supplier na tinitignan. Okay? Yun lang naman yung nabago dito. Meron siyang logo. Ayan, logo sa ilalim ng Nike. Tapos, meron siyang extra insole kapag gusto mong may medyas or wala. And then, extra lace, round lace. Akala ko nga wala pa tong round lace na to. Bibili pa sana ako dahil ito talaga yung kailangan ko. And then, syempre yung thick collar dito sa heel part. Extra comfort kapag naglalakad ka or pang daily mo talaga. Much better kung maglalagay ka pa rin ng band-aid para iwas paltos. And then syempre yung box niya, color violet. And yun lang guys, salamat sa pagsama sa aming pag-unbox and magkita-kita tayo ulit sa next unboxing. PM nyo kung anong gusto nyong i-unbox natin dito sa shop hanggat meron kami, i-unbox namin yung para sa inyo.